Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin, at ako'y sumasaksi na dapat sambahin maliban si Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Mga kapatid sa Islam, muli tayo ay patuloy na magdua kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na mapagtagumpayan natin matapos ang kabuuan ng mga pagsamba sa buwan ng Ramadhan, sapagkat ito ang nais ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nang sabihin niyang yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr walitukmilul iddah. Ang nais sa inyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang madali, at hindi niya nais ang kayo ay mahirapan o pahirapan, subalit kumplituhin niyo ang bilang ng pag-aayuno. Kaya nga pinag-uusapan ng ating mga fukaha, mga scholar ng fiqh, ang Eid celebration ba ay open sa lahat, kahit na hindi nagsikap ng pagsamba sa Ramadan? Naisip niyo na ba 'yon? Para bang ang Eid ayon sa aya, pag inunawa natin, ay pagdiriwang ng mga nag-ayuno dahil nakumpleto nyo. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, magtakbir kayo dahil nagabayan kayo ni Allah. Tapos may nakita kang isang Muslim na hindi mo naman nakasama, at alam mong gumagawa ng haram, bisyo buong buwan ng Ramadan, at kasama mo mag-Eid, magdiriwang, anong gagawin sa kanya? Ganun pa man, sila ay pinagbubuksan pa rin ng pagbabalik loob. Sapagkat sino makakapagsabi, baka sa araw ng Eid sila tinawag, pero wag nawa mangyari yon. Dapat ngayon pa lang yung mga kaya nating abutin mula sa mga kapatid natin na hindi pa gumagawa ng pagsamba ay tawagin na natin, at meron pang mga natitirang araw, gabi ng buwan ng Ramadan. Bagkos ang mga natitirang buwan ng gabi o araw ng natitira sa buwan ng Ramadan ay ang mga pinakadakilang araw sapagkat narito, o pinakadakilang gabi sapagkat narito ang Laylatul Qadr. At paabuti nawa tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala doon. Mga kapatid sa Islam, kahapon o kagabi pinag-usapan natin ang pagyakap sa Islam ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Alam ko marami sa mga Muslim siya yung ginagaya, siya yung tinutularan dahil sa taglay niyang tapang, Masha Allah. Pagkatapos niya mag-Muslim, ang popular na sinabi niya, alas na bilhaq ya Rasulullah, hindi ba tayo ang nasa katotohanan? Bakit tayo nagtatago? Lumabas tayo, maglantad tayo. Sinabi ng mga historian na si Umar pagkatapos mag-Muslim, pumunta siya sa grupo ng mga tao sa Kaaba. At tinanong niya, sino sa inyo ang may kakayahan o pinakamabilis magkalat ng balita? Ibahin natin yung tanong, sino ang pinakachismoso dito? Pinakamabilis magkalat ng balita. At alam niyo, literally, may binanggit silang pangalan. Meron. Sabi niya, ang pangalan ay si Jamil ibn Muammar al-Juma'i. Ha? Jamil ibn Muammar al-Juma'i. Pag doon mo sinabi yung balita, kakalat agad. Asan siya? Pinuntahan siya ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. At sinabi niya, may sasabihin ako sa iyo, alam mo na nag-Muslim ako at ang reliyon ko ay Islam na. Pagkarinig niyo ng taon to, pumunta kagad sa palengke at sinagaw siya, Umar, isa ng Muslim, tagasunod na ni Muhammad. Kumalat agad yung balita. At yun ang gusto ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Dahil yung iba, nagmumuslim, tinatago. Nililihim. Bakit? Baka saktan sila ng tao. Mapahamak. Pero si Umar, hindi. Ibalita mo yung pinakamabilis. Iparating nyo kaagad sa lahat. Ganun siya kalakas. Radiyallahu anhu, kalugdanawa siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinasabi na siya yung pang 40 na naging Muslim. Subhanallah. 40 pa lang silang Muslim noon. Pang 40. At nang sinabi niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit hindi tayo maglantad? Bakit tayo nagtatago sa Darul Arkam? Maliit na kwarto, maliit na bahay, nag-aaral dito. Ba't di tayo doon magsala sa Kaaba? At sinunod ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung kanyang plano. Sinasabi sa ulat na dalawang linya ang ginawa nila, 20-20. Ang isa pinamumunuan ni Hamza bin Abdul Muttalib
isang mandirigma na angkin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at yung isa naman sa pamumuno ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Lumabas sila sa Kaaba at tinitingnan sila ng mga tao na walang magawa. Subhanallah. Kamakailan lang pinarurusahan sila, inaapi. Pero ngayon lumabas sila at doon sila nagsala at walang magawa ang mga kalaban ng Islam. Dahil sa lakas nila. Sa dalawa na yun, sa pamumuno ni Hamza bin Abdul Muttalib at sa pamumuno ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Subalit, ganun pa man, nagpatuloy pa rin ang mga pang-aapi, panggigipit, pananakit, pang-iinsulto ng mga Quraysh at umabot sa punto na nagkaroon ng tinatawag na mukata'a, al-mukata'a. Malaki ang detalye ng pangyayari na ito at nalulungkot ako na hindi natin ito masyadong mababanggit dahil kung hindi, hindi natin makukuha yung malaking bahagi. Pero ang ibig sabihin ng mukata'a ay ang pagbuboykot nila sa mga Banu Hashim at Banu al-Muttalib na mga nagmuslim. Sa mga Makka, marami ng nagmuslim na mga kamag-anak ng mga Banu Hashim, mga nasa klan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagkasundo sila na i-boycott. Ni kausapin bawal. Mapangasawa, bumili ng pagkain, bigyan ng pagkain, makipagnegosyo, ni kausapin bawal. At tinaboy sila doon kayo manirahan sa labas ng Makkah. Ganon katindi. Sabi nila 3 years tumagal yon at halos wala silang makain, nasubukan kumain ng mga sahaba ng halaman dahon. Subhanallah. Lahat sila na naging bahagi nito, kinikwento nila yon at naresolba rin ito dahil mismong mga Quraysh ang mga pinuno nila ang nakiusap na itigil ang pagboboykot. Again, sinong namuno nun? Si Abu Jahal. Si Abu Jahal. Pagkatapos ng mukata'a, marami pang nangyaring mga pang-aapi, boycott ha, mukata'a, boycott. Pang-aapi sa mga Muslim at merong isang kaganapan na tinatawag na Amul Huzun. Literally, pag tinranslate ito, Am, Year, Al-Huzun, Kalungkutan. Ang taon ng kalungkutan. Bakit? Sa taon na ito, pumanaw ang dalawa sa pinakamamahal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Una, si Abu Talib. Oo, mahal niya si Abu Talib sapagkat tiyuhin niya, nagpalaki sa kanya, pumrotekta sa kanya, subalit hindi yumakap sa Islam. Nabalitaan niya na si Abu Talib ay nasa firashul maut. Ibig sabihin, ang firashul maut ay yung kama, higaan ng kamatayan, naghihingalo at malapit ng mamatay. Dali-dali siyang pumunta. Anong pakay? Pag may nabalitaan kayong kakilala nyo na hindi pa Muslim o kahit Muslim na nasa bingit ng kamatayan, pupuntahan mo. Bakit? Gusto mong marinig yung shahada, talqin. Ipagtitibay mo sa kanya yung pagka-Muslim. At itong ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang katotohanan, pagpunta niya doon, nandun din yung mga tiyuhin niya, sila Abu Jahal at iba pang mga pinuno ng Quraysh. Wala siyang magawa. Humingi siya ng, nag-request siya, pwede bang iwan nyo kami ng uncle ko? Ng tiyuhin ko? Pwede bang kaming dalawa lang? Bakit? Paano ko to dadawahan nandiyan kayo? Pero subhanallah, ang sagot sa kanya, kung may karapatan ka sa kanya, may karapatan din kami sa kanya at hindi namin siya iiwan. Ba't ikaw lang? Bakit ka naging special? Hindi siya iniiwan ng mga kaibigan niyang kuffar. Ito talaga, wallahi, pinakamalaking aral. Pag hindi nyo kaya iwan ang kaibigan niyong dadalhin kayo sa pagkaligaw, sa kapahamakan, paano mo masasabuhay ang Islam? Haber? So, ang ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi, uncle, kul kalimatan uhaju laka biha indallah. Sabihin mo tong salita na ito. Pag nasabi mo to, ako nang bahala kay Allah. Ano yun? Sabihin mo, uncle, la ilaha illallah. Pero, nandyan yung mga ibang kupar, mga Quraysh, at tinitingnan niya. At namatay siya, sabi niya, sa aladini Abdul Muttalib. Mamamatay ako sa rilyon ng ating mga ninuno. Namatay siya na, hindi mananampalataya. Wallahu musta'an. Wallahi mga kapatid sa ilam, kung kukuha tayo ng aral dito, ito na. Isa sa pinakamalaking aral. Bakit? Kasi hindi kayang iwanan ang kaibigan na magdadala sa iyo sa pagkaligaw. Nalungkot ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Kung talagang nasa kanya ang gabay, sana nagabayan niya na yung mahal niya, uncle niya. Pero wala sa kanya. Na kanino? Ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang aya,
innaka la tahdi man ahbad walakin Allah yahdi may yasha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na hindi mo magagabayan kung sino lang gusto mo, kung sino mahal mo. Hindi mo pwedeng piliin. Walakin Allah yahdi may yasha. Subalit si Allah subhanahu wa ta'ala ang naggagabay sa sino mang kanyang naisin. Ano lang tungkulin natin? Iparating ang mensahe. At naway, maunawaan natin yun at magkaroon tayo ng malaking aral. At pagkalipas lang ng ilang buwan, sabi dalawa o tatlong buwan, hindi pa naghihilom ang sakit sa puso ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pagpanaw ni Abu Talib, buwan ng Ramadhan, pumanaw naman si Khadija radiyallahu anha. Tingnan niyo kung gaano kasakit. Amul huzun, ito talaga yung taon ng napakalungkot, si Khadija. Alam niyo kung gaano kamahal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Khadija radiyallahu anha? Kung ano man na memorize niyo na napakagandang mga sa pelikula, dialogue ng love story, painggan niyo to. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amanat bi hina kafaran nas, kafara bi kafara hina kafara bi annas." Si Khadija radiyallahu anha, siya yung naniwala, nanampalataya sa akin nung hindi nanampalataya yung mga tao. Laos na yung mga dialogue nilang love story, naunaan sila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingnan niyo. Saddaqatni hina kadzaba niyan nas. Siya ang naniwala sa akin nung ang mga tao ay hindi naniniwala sa akin. At ashrakatni fi maliha hina harraman nas. Yung kanilang pera ay ipinagamit niya sa akin nung ang mga tao ay walang tiwala sa akin sa pera. Hindi pinapagamit yung kanilang pera. At binayayaan ako ni Allah subhanahu wa ta'ala ng aking mga anak sa kanya lamang at hindi sa iba. Nakita niyo kung gaano ka taas ang karangalan ni Khadija radiyallahu anha. At akala lang natin dito magtatapos ang pagbanggit kay Khadija. Sa pag-aaral niyo ng sira, talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mababanggit pa siya. Maski nasa Madina na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Tinabi natin, napakalungkot. Mukataa, binoykot sila, dumanas sila ng matinding paghihirap. Namatay si Abu Talib, namatay si Khadija radiyallahu anha. Lahat ng ito, patong-patong, at nakapanghina sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero dumating ang isang gift, biyaya, regalo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo kung ano to? Isang araw, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinasabi na natutulog sa bahay ng kanyang pinsan na si Hani, at dumating si Jibril alaihi salam. Dumating si Jibril alaihi salam mula sa bahay niya, dinala siya sa Kaaba. Sa Kaaba, na kung saan nandun yung Zamzam. At sa pangalawang pagkakataon, binuksan ni Jibril alaihi salam ang kanyang dibdib, kinuha ang puso at muling hinugasan sa Zamzam. Nangyari na ito nung bata siya. Ginawa ulit ito. Asahi! At inulat ito na tamang pangyayari na muling ginawa ito ni Jibril alayhi salam sa kanya. At pagkatapos nun, ipinakita sa kanya ang burak. Ito ang sasakyan. Allahu alam, wala pa sa atin nakakita nito. Kahit sa parte, ito daw ay nasa pagitan ng donkey at kabayo na kulay puti na ang hakbang niya. Kung nasan yung dulo ng natatanaw niya, yun ang kanyang hinahakbang. At mula sa Makkah ay idinala siya sa Baitul Maqdis sa Palestine, sa Jerusalem, yung laging binobomba. Subhanallah. Anong tawag sa pangyayaring to? Al-Isra wal-Mi'raj. Al-Isra, ang pagdadala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng burak mula sa Kaaba sa Makkah papuntang Jerusalem. Ang Mi'raj naman ay ang pagdadala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula Jerusalem papuntang Sidratul Muntaha. Detalye natin. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagdating niya ng Baitul Maqdis sa Masjidul Aqsa, Masjidul Aqsa nakikita natin 'to sa mga larawan sa Palestine. Ay nakatagpo niya ang lahat ng mga propeta at mensahero ni Allah, subhanallah. Sino kilala nyo? Jesus Christ, Abraham, Moises, Solomon, David, andun sila lahat. At sinasabi sa hadis, nagsala sila ng dalawang raka'a at ang nag-imam sino?
ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa isang hadith sabi niya, nahnu ma'ashiral anbiya, kami ang pulutong o grupo ng mga propeta, umirna an nadaa aymanana ala shama'ilina, inutusan kaming ilagay ang aming kanang kamay sa aming kaliwang kamay. Pag nagsasala tayo, Allahu Akbar, nagsala sila. Sino nasa likod niya? Sinong ma'mum? Si Moises, si Abraham, si Jesus Christ, si Nuh alayhi salam. Sino man kilala niyong propeta? La ilaha illallah. Pinakamabiyayang sala siguro yon, subhanallah. At pagkatapos nun, ipinanik naman ni Jibril, wala nang burak. Si Jibril alayhi salam, siya na ang naghatid sa kanya hanggang Sidratul Muntaha. Okay, maraming detalye ito. Mahabang hadis to. At hindi natin yan mababanggit. Pero ang bawat palapag ay sinasabing wini-welcome nila ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa bawat palapag at kilalang kilala ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ba si Muhammad? May pahintulot ni Allah ang pagpanik? Oo, siya si Muhammad at may pahintulot ng pagpanik. Imagine lang, kung isang venue, malaking lugar, at pagkatok mo, inaasahan ka. Di ba? Pumunta ka ng City Hall. Ah, ikaw ba si Muhammad? Oh, welcome, hinihintay ka na ng... MashaAllah. Pumunta ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Jannah, sa paraiso, at hinihintay siya kada palapag. At sa ikapitong palapag na iulat, nandun si Ibrahim alayhis salam. Ang propeta Abraham, Nabiyullah. At nandun daw ang natatanaw mula sa ikapitong paraiso, ang Baitul Ma'mur. Ang Baitul Ma'mur, sinasabi nila na doon makikita ang mga malaika na dumadating, natatanaw nila mula sa ikapitong paraiso, ang 70,000 na mga malaika, magsasala kay Allah, magpupuri at aalis na. Pag alis, darating na naman ng 70,000, magpupuri kay Allah, magsasala at aalis na. Simula nang nilikha sila, hanggang araw ng paghuhukom, yun lang ang trabaho. Subhanallah. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya kailangan yung sujud natin, na inaantok pa tayo sa sujud natin, dahil sa dami ng sumasamba kay Allah. Sabay, tinitingnan yun. Kaya huwag natin pagmalaki yung ating mga kapiranggot na pagsamba. Dahil ang daming sumasamba doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nito, ay nakarating sila sa Sidratul Muntaha. Ang ibig sabihin ng Sidratul Muntaha ay yung hangganan. Maraming ulat. Sinasabi ng ibang mga hadis, ang Sidratul Muntaha ay ang maliwanag na lugar na sinabi ni Jibril alayhi salam na Muhammad, hanggang dito lang kita pwede ihatid. Dahil ang susunod dyan ay liwanag o hijab na ni Allah subhanallah. Walang nakakalagpas dyan, Muhammad. Ikaw lang. La ilaha illallah. At meron nag-uulat na ang Sidratul Muntaha ay malaking puno. Higante. Na hindi niya nakikita ang dulo at ang mga dahon nito ay parang mga tenga ng elepante. Subhanallah, ganun kalaki. Sobrang laki. Sinasabing yun ang Sidratul Muntaha o di kaya yung isa. Pero in short, dumating ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doon sa lugar na ang kasunod ay si Allah na. Ang kasunod ay si Allah na at doon siya binigyan ng regalo. Ano 'yon? As-salah. Salah. Muhammad, ang dami mong pinagdaan ng hirap. Ha? Amal huzun, yan ang taon na napakalungkot. Ibibigay ko sa iyo ang salah. MashaAllah. Sana ganito natin tingnan yung salah. Na regalo, biyaya, gantimpala ni Allah kung tayo nahihirapan sa mundo, ito, yun. Istainu bis sabri was sala. Wala tayong ibang pupuntahan kundi sala. Pero baliktad, wallahi. Maraming tao ngayon yung sala pabigat sa kanila. Nakita niyo ko na pinagkaiba? Muhammad, bibigyan kita ng gantimpala, sala, 50 beses sa isang araw, 50 times. La ilaha illallah. 50 times. Tinanggap ng propeta sallallahu alaihi wasallam at pagbaba niya nakasalubong niya si Musa alaihi salam, si Moises. Anong inutos sa iyo ng Panginoon? Sala 50 times. Sabi niya, Muhammad, wallahi hindi kakayanin ng umma mo. Nangyari sa umma ko, hindi kinaya. Bumalik ka kay Allah at humingi ka ng kaunting tawad. Humingi ka ng bawas. Bumalik siya kay Allah at binawasan, naging 45. Muhammad, ilan na? 45. Hindi kaya, Muhammad, bumalik ka. Pagbalik niya kay Allah, binawasan 45, 30, hanggang naging 5. Pagdating, hindi kaya Muhammad, bumalik ka kay Allah. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya na to ng umma ko inshallah. Kaya na ba? Wallahi, kung tayo sinabihan ni Moises nun, papalik tayo ulit.
Ya Allah, hindi kaya ng lima. Baka sasabihin natin lima every one year. Lima kada isang taon! May tao ganun. Limang beses magsala kada isang taon. Limang beses magsala kada isang buwan. Bakit? Tuwing Jumaa. La ilaha illallah. Lima awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanggihan pa. Pero kaya ito at ito talagang tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito, yung lima mo ay may gintimpala ng limang po. Awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero in short, mga kapatid sa Islam, jazakumullahu khair, sa pagkakataon na ito, hindi mawawala sa pag-aaral ng talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kahigitan, kahalagahan, kaimportansyahan ng sala sa lahat ng utos. Tingnan niyo to. Sa lahat ng utos. Ito lang ang hindi pinababa. Tingnan niyo, pag si Allah subhanahu wa ta'ala magbibigay ng utos sa atin tulad ng fasting, tulad ng sadaka, tulad ng birrul walidain, anumang kabutihan, iutusan si Jibril alayhi salam o di kaya mananaginip ang sugo para ibaba yung utos. Ito hindi. Pumanik pa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Sidratul Muntaha at kinuha yung utos ng sala. Sana bigyan natin wallahi ng malaking pagpapahalaga ang utos na ito sa ating pananampalataya dahil ito talaga ay malaking gantimpala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum.